You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Karen Davilla, may napaka-importante nga pong ibinigay na mensahe for Sarah Geronimo and Matteo Godicelli. Ito'y matapos nga pong magkaroon ng seizure ang anak niya kamakailan lamang. Sa kwento nga po ni Karen, sabi niya those seizures can be common for kids with autism. Sinabi ni Karen Davilla na he has only had one scary episode when he was 7 years old. At sabi ni Karen, sobrang kinabahan siya nung nangyari nga po yung seizure ng anak niya habang sinalubong sila sa lobby ng kanila nga pong condo dahil magkasama sila ng asawa niya na dumating, I think from business trip, something like that. And sabi nga ni Karen Davilla, nung nag-seizure ang kanyang anak, and all I did was shout the name of the Lord, Jesus Christ, non-stop asking Him to heal and save David. Ayon kay Karen, okay na nga po daw ang kanyang anak ngayon at undergoing a 24-hour video EEG, which Davila said will help monitor brain movement. At I think mukhang okay na nga rin po si David. But anyway, sa post nga po ng isang commentator ni Karen Davila doon sa Instagram, sinabi ni Jack G. Wilmer na praise the Lord dahil nga po naging maayos na si David. Doon naman po ay nag-response sa kanya si Karen at sinabi niya na amen. And thanks to at Matteo G, he was there in the lobby with Sarah during this experience. Thank you Matteo for your kindness, your care. So ibig sabihin nung nangyari nga po yung experience na yon na nag-seizure itong si David, eh nandoon nga po ang mag-asawa sa lobby din dahil sa kung hindi po lingid sa kaalaman ng lahat na si Karen Davila at ang mag-asawang Godicelli ay pareho po sila ng kinitira na condo kung saan ay magkapitbahay nga po sila. So nagkataon na nasa lobby din si Sarah at si Matteo nung nangyari nga po ang nasabi nga pag-seizure na yon ng anak nitong si Karen Davila. At sa pahayag ni Karen, mukhang tumulong nga si Matteo. Hindi na po niya sinabi kung paano, pero for sure, isa si Matteo sa bumuhat, tumulong kay David para nga po ito ay maging maayos. At isa si Sarah Geronimo sa nandoon nga po. O kaya naman sobrang pasasalamat nitong si Karen Davila na that time eh hindi sila nag-iisa or hindi silang dalawa lang ng kanyang asawa. Syempre, sabi nga niya, in those difficult times, kailangan maging sharp ang isip mo, hindi ka mataranta, hindi ka magtitili or something like that. At kailangan na unang-una sa lahat yung dalangin. Na yun nga yung sinabi ni Karen na sobrang tinawagan niya talaga ang Panginoon at yun ang pukang bibig niya. Dahil talaga naman ang Panginoon lang ang makakapagpaayos ng lahat. Ngayon ay okay na si David and very thankful si Karen Davila sa pagkakaroon niya ng mapagmahal na kapitbahay like Matteo and Sarah Geronimo Godicelli. Well, yan po ang ating Showbiz Snap Update. Ano po ang masasabi niyo sa ating article na ito? Ilagay ang inyong opinion sa ating comment section dahil ito po ay mahalaga sa amin. And of course, images are all credit to the respectfully owners. Thank you for watching Showbiz Snap.